up, mga Lodi Cakes? Ayan, bubuga na naman tayo dito ng ano. Ayan, pakita ko lang sa inyo, magbubuga tayo ng 1G3, no? Magbiblending tayo dito sa pinto. Ito yung bubuga natin, bagong fender, bagong bumper. So, tara, samahan niyo ako. So, first thing is, magwe-wet-on-wet tayo dito sa dalawang panel na to, kasi bago. And then, ito i-blend natin. Gagamitan natin ng blender. So, tara, let's go! So, ayan, unang ibubuga natin is yung wet and wet natin. So, lahat ng panels, no, naka-prep na yan lahat, no. Napunasan ko na ng degreaser yan kanina. So, ready to spray na yan lahat. Pero bago magbuga, syempre, ugaliin natin mag-tactile. Para siguradong walang dumi or likabok na kumapit sa panel. Kailangan double check lagi. Yan. Laging ugaliin na mag-tack rod. So, minsan sa mga sulok-sulok, nandun yung mga alikabok, no? Sumisiksik. Tapos pagka nagbuga ka na, bigla na lang lilipad. Tadapo din sa panel mo. So, burilyas yung gawa. So, as much as possible, kailangan malinis lagi ang panel. Siguraduhin malinis at ano, walang bahid ng kung anong mga contaminants na maaaring makabrilyaso sa gawa natin. Bali, itong ginagawa ko is one mist coat and one full coat lang gagawin ko dito sa wet and wet natin. Tsaka, ang application nitong wet and wet kailangan smooth, ano. Kasi pagka magaspang yung application natin ng wet and wet, pangit. Pag natuyo siya, pangit. Medyo nakaka-apekto rin sa ano, no, sa application mo ng base coat, nagiging balatsuka. So, kailangan smooth yung application mo ng wet and wet para makinis din yung base coat natin pag natuyo. So, yun yung parang magiging background ng base coat mo, eh. Pag magaspang or balatsuka yung application mo ng wet and wet, yun ang magiging background ng base coat mo, eh. Yun ang napapansin ko, eh. Kaya kailangan makinis yung application ng wet and wet. Pag natuyo siya, smooth na smooth. So, maganda siya patungan ng base coat.
yan, hintayin lang natin matuyo yung wet on wet natin, flash off lang tayo. So nansanding na yan, ano, diretso patong yan mamaya ng base coat pagka naka-flash off na tayo, pag nagmat na yan. Makikita nyo once nagmat yung wet on wet natin, smooth na smooth yun. So ngayon gagawin muna natin tong pinto, yung i-blending natin. So bubugan muna natin ng blender. Para pag apply natin ng ano, buga natin ng base coat. So maganda yung latag niya. Yan dito sa ano, sa water base, sa napansin ko no. Compare ko lang sa solvent ano. Kasi siyempre, nasanay tayo sa solvent lagi. Dati nakagamit naman ako ng water base dati no, yung nasa middle east pa ako, pero sa mga bagong panels lang namin ginagamit. Pero ito, kahit sa repaired panels or new panels, dito ginagamit na namin yun dito sa Australia no. So napansin ko dito sa water base is napakadali ng application. Medyo it takes time para patuyuin yung base coat, pero yung application ano, napakadali. Simpleng-simple lang. Walang kahasel-hasel. So ano, bubuga na natin ng wet bed natin yung blender natin ano. Then after niyan, susundan natin agad ng base coat. So kailangan basa pa yung, huwag nyo hintayin na matuyo yung blender bago kayo magpatong ng base coat ano. Kailangan basa pa yun para paglatag ng base coat, maganda yung latag niya, hindi magtatayuan yung metallic niya. Para ano talaga, pantay yung latag niya. Yan, unang ano, coat natin. Medyo hindi natin sasaga dun sa dulo ng ano, pinto. Then kung mapapansin nyo sa second coat ko is medyo malayo na yung spray gun ko sa panel. At you know, from outside to inside yung ano ko, yung dulo ng buga ko. Diba yung unang buga ko ng kulay is dun sa may bandang ano ng ano, dulo ng pinto, pero hindi nakasagad yon. Then yung pangalawang buga ko is medyo papasok compared dun sa unang buga ko. So yun yung parang transition niya. Kasi pag sinagad, pinantay mo dun sa unang coat mo ng ano, base coat, magkakaroon ng guhit, makikita yung guhit, yung dugtungan. So walang transition, kaya mapapansin mo yung dugtungan. Kaya ganun ang tinuro nung ano no, sa training center. Kailangan yung unang buga ng base coat is hindi mo siya isasagad dun sa panel ano, para hindi mag off color sa adjacent panel. Then yung pangalawang buga mo ng base coat is ano, parang drop coat siya no, pero hindi mo ilalagpas dun sa unang buga mo ng base coat. Ayan, ito yung fender natin kanina, binuga ng wet on wet ano, tuyo na siya ano. So, diba? Ang smooth ng panel. So, maganda rin na siya patungan ng base coat. Then, ito, sa base coat natin is, ganun pa rin. One full coat. Yan ano, ang application natin. One full coat. And then, susundan natin ng drop coat. Bali, dun sa drop coat natin, distansya natin yung spray gun sa panel. Ganun lang application niya. One full coat, then one drop coat. Bali, parang 1.5 coats lang.
So, ayan, okay na yung base coat natin. All goods. Bale, hintayin na lang natin siyang mag-mat. O, flash off muna tayo, no? So, ni kasi natin pwedeng bugahan ng clear coat yan habang basa pa. Kailangan lahat toyo. So, kailangan mat na mat yan. So, habang hinihintay natin yan, mag-flash off. So, tara, hugasan muna natin yung spray gun natin. Linisin na natin.
So ayan mga boss, ito yung base coat natin kanina, no. Mapapansin nyo, matte na siya, no. Hindi naman ganoon kamat, parang ano siya, satin finish. Smooth na smooth lang siya. So ingat lang tayo dito sa mga suksulok na ano, no. Kasi minsan iyang mga part bandang yan is yan yung matagal matuyo, yung mga sulok-sulok na yan, mga kanto. So kailangan double check natin. So patayin muna natin yung ilaw. Double check natin sa sun gun yung kulay natin, kung maganda ba yung pagkakalatag, kung wala bang motling. Teka, nasa hanapin mo natin yung sun gun. Nandito sa kabilang paint booth. Yan, makikita natin kung nag-uulap-ulap ba yung base coat natin, yung panel natin. Kaya kailangan double check natin lagi. Yan, mas makikita natin pag nakapatay yung ilaw sa paint booth. Then yung sun gun ang gagamitin natin. So ayan mga boss, no, so far, no, maganda yung pagkakalatag natin. So napaka daning ng application sa water base. So walang hassle-hassle mag blending. Well, depende siguro sa ibang kulay, no. Merong ibang kulay na medyo maselan. Katulad nung nagbuga ako ng 46G, kung sinong nakasubok sa inyo. Medyo ano siya, no, may pagka chrome effect siya. So ayos lang din naman ang application, pero it takes time. Kaya kailangan maingat. So yan, so far maganda naman yung latag natin ng kulay. Pantay naman lahat, wala siyang mottling. Yung ibang sulok-sulok lang, no, medyo matagal matuyo, no. So gagamitan natin yan ng blower mamaya para mabilis matuyo. Para ready na tayo for clear coat application. Ayan. I-blower muna natin para mabilis matuyo. Yung ibang parte nagmat na siya, no, pero may mga sulok-sulok lang na medyo basa pa. So kailangan tuyo lahat yan bago mag clear coat.
Ayan, ready na tayo sa ating first full coat na application ng clear coat. So yun pa yung nanggamit natin, clear Standox Performance Clear. Bali 2 full coats ang gagawin natin, then 5 minutes flash off in between coats. So na, mabilis lang yung flash off niya, 5 minutes lang. First coat natin. Yeah, all good. Coat. Yeah, first coat.
Nag-start lang tayo ng 5 minutes.
hanggang doon na lang mga boss. Salamat sa panonood. All goods. So, pugasan ko lang yung spray gun ko and then ready to bake na yung ano natin, gawa natin. Pagkatapos ko maghugas ng spray gun, ano. So, after mag-paint, after magbuga ng clear coat, so, hayaan mo natin mag-settle down yung clear natin, ano, kahit mga 5 minutes, flash off. So, habang naghugas ng spray gun, so, nagsisettle down na yung clear natin. So, sakto lang yung time. After maghugas ng spray gun, pwede na natin i-bake.